Magandang araw, mga traders Luzon, Visayas at Mindanao, pati na ang lahat ng mga Pinoy sa buong mundo na tumatangkilik sa Forex Trading. Welcome po sa Phil Forex Trading Channel. Nasubukan nyo na ba na mag-buy pero downtrend pala yung direction ng market? Nag-sell kayo pero uptrend pala yung direction ng market. So ganoon palagi yung nagiging resulta hanggang sa masunog na ang inyong account at nawala na ang inyong investment. Sa mundo ng trading, ang pagkatalo ay kasama iyan sa trading career. Pero dapat na mas marami yung panalo kaysa doon sa pagkatalo. Paano natin iyon magagawa? Kung isa kang baguhan sa trading business o kaya'y nagpaplano na mag-trade sa Forex market, tamang-tama ang video na ito dahil ipapakita ko sa inyo ang ilang technique kung paano mag-trade gamit ang reversal candlestick pattern. Pero bago ang lahat, bigyan ko muna kayo ng ilang advice bago kayo pumasok sa mundo ng trading. Ang trading investment business ay napakataas ang chance para sa lahat na mawala yung kanilang investment, lalong-lalo na doon sa mga baguhan pa lamang. Kaya bago kayo pumasok sa mundo ng trading, dapat ay una, mayroon kayong sariling pinagkakakitaan o stable na trabaho. Dahil kung sakali na masunog ang inyong account, mawala ang inyong investment, yung pera, hindi maapektuhan ang inyong araw-araw na pangailangan tulad ng pambili ng pagkain, pangbayad sa kuryente, kaya sa tubig, at sa lahat ng iba pang mga bagay na kailangan natin araw-araw. Totoo na maraming mga traders na dito na sila kumukuha ng kanilang mga gastusin. Ito na yung source of income nila. Umangat na yung kanilang buhay, yung iba pa nga ay yumaman ng dahil sa pag-trade. Pero maraming mga taon ang ginugol nila bago nila na-master yung pag-trade. Tulad nating lahat, nasusunugan din sila ng account o kaya nga ay nawala yung kanilang investment noong sila ay baguhan pa. Pero sila yung mga traders na mayroong sariling pinagkakakitaan o kaya stable na trabaho. Kaya kahit na mawala yung kanilang investment, yung kanilang pera, hindi naapektuhan yung kanilang araw-araw na gastusin. So yung ikalawa na advice ko sa inyo na gusto kong i-share, bago kayo pumasok sa mundo ng trading, dapat na ang inyong gagamitin na pera ay sarili ninyong pera. Iwasan ninyo yung humiram sa iba, sa inyong mga kaibigan o kaya sa lending company, lalo na kung mayroon itong mataas na interest doon sa hiniram ninyong pera para sa inyong investment sa trading. Kasi kung sakali na mawala ang inyong investment, mawala yung pera ninyo, wala kayong problema kung saan kayo kukuha ng pangbayad sa inutang ninyong pera. Baka sabihin pa nila na kapag hindi kayo nabayad o hindi kayo nakabayad ay mga scammer tayo. Mahirap yun kapag ganun. Kaya bago kayo pumasok sa business ng trading, dapat na may sarili kayong trabaho at pera ninyo yung gagamitin para sa inyong investment. Ngayon, dumako tayo kung paano natin maiiwasan yung pagkatalo ng madalas. So, paano nga ba? Dapat na alam natin yung ilan sa mga pinaka-epektibo na reversal candlestick pattern. At ang hammer candlestick pattern ang isa sa pinaka-epektibo na reversal candlestick pattern. Okay, so ito si hammer. Si hammer ay mayroong maliit na katawan, pero yung kanyang candle wick, yung shadow niya ay mahaba kaysa doon sa katawan niya. So dapat na para maging valid si hammer, yung haba ng kanyang shadow ay doble doon sa kanyang katawan. Pero paano natin gagamitin si hammer
bilang isang reversal candlestick pattern. So halimbawa, ito yung market, ang direksyon niya ay bababa. So kapag lumitaw si hammer, lumitaw siya, kailangan na siya ay nasa support area. At dapat yung kanyang wick, ano, tulad nga ng binanggit na kanina, ay mas mahaba. Twice yung haba niya doon sa kanyang katawan. At pagkatapos, hintayin natin yung confirmation candle na nagsasabi na ang market ay talagang magbabago ng direksyon pataas. So dapat yung confirmation candle ay kulay green. So yan yung gagamitin natin kapag mag-trade tayo gamit si hammer, reversal candlestick pattern. Okay, so nandito tayo ngayon sa actual chart dito sa website na tradingview.com. Dito ako gumagawa ng analysis ko kapag ako ay mag-trade, kasi mas malinaw para sa akin na nakikita yung kabuuan ng candlestick, hindi tulad doon sa MT4 o kay MT5 na hindi ko masyado nakikita yung kabuuan ng candlestick formation. Kaya kapag nakita ko na yung entry trigger ko, saka ako pumupunta doon sa REL account para i-place yung aking entry trigger, kung ito man ay buy o kaya ay sell. So dumako tayo dito doon sa setup ng hammer tapos yung confirmation. Okay, so kung papansinin ninyo, ang market, ang trend ng market ay pababa. Okay, so pababa siya. Ngayon, kung napapansin ninyo din sa aking screen, no? So naglagay ako ng buy order. Nag-place ako ng buy dito sa confirmation candle, no? So ito yung hammer candle, nandito siya sa support area, support level, tapos ito naman yung confirmation candle. So nag medyo na-late ako nung binuksan ko itong laptop, na-late ako, so yung entry trigger ko ay nandito, pero dapat ay nandito siya sa closing candle ng confirmation, no? So buy, tapos ito yung target ko, yung take profit at stop loss. Okay, dito sa baba ng hammer candle. Okay, so mayroon na tayong $4.71 na profit, no, dito sa candlestick hammer natin ng pag-set up kung paano mag-trade. Okay, so dumako tayo sa susunod na reversal candlestick pattern. Ito yung isa sa pinaka-epektibo na ginagamit ko kapag ako ay nag-trade sa Forex. Ito yung tinatawag na engulfing pattern. So ito yung bearish engulfing pattern at ito naman si bullish engulfing pattern. So si bearish, makikita natin ito kapag ang trend ng market ay pataas at ito ay nasa resistance area. So dapat ito ay kulay green. Yung unang kandila ng bearish engulfing pattern ay dapat na kulay green at susundan ito ng kulay red na kandila, na parang sinasabi sa atin ng market na kontrolado niya ang market na para magbago ang direksyon pababa. So, kulay red. Okay? So, si bullish engulfing pattern naman, makikita natin ito kapag ang trend ng market ay
at ito ay nasa support area. So ang unang candle, unang kandila ng bullish engulfing pattern ay kulay red, at susundan ito ng kulay green na candle. So yung buong katawan ng bearish candle ay natakpan ng katawan ng bullish candle, yung green. Kaya kapag nakita natin ito sa support area, so buy order tayo, dahil ang market ay mayroong chance, malaki yung chance niya na magbabago ang direction pataas. Okay, so nandito tayo ngayon sa actual chart ng forex market. Ayan, at kumukulog-kulog na, umuulan-ulan na, ano? Ayan, napunta na tayo ng ulan sa ating paggawa ng video tutorial. At sana ay ulanan din tayo ng napakaraming profit, no, kapag tama yung ating setup. So kung papansin niyo, ang trend ng market ay uptrend. Okay, so uptrend, no, saka bababa, no. So tingnan natin kung nasaan yung engulfing pattern, no. So yung bullish engulfing pattern ay ito. Considered ko ito bilang engulfing pattern, itong candlestick na ito, no. Kasi kulay red, no, galing siya sa baba, tapos red, at ang kasunod nito ay yung green na tumakip dito sa previous candlestick na bearish. So nag-open trade ako buy sa closing ng green candle ng bullish candle. So ito yung target price ko doon sa structure ng market, no. Dito sa structure ng market, at nakita nyo yung na-hit yung aking take profit, ano. So yung bearish engulfing pattern naman, so kasalukuyan na ako ay nakapag-place ng trade, no. Nakapag-place ako ng trade dito sa area na ito. So ang market ay pumaas, pataas ang market. So hanggang sa nakarating siya dito sa resistance level, no. Nakarating siya dito sa resistance level, at ito yung engulfing, bearish engulfing pattern. So tira natin. So green candle, tapos yung sumunod na candle ay kulay red. So, red candle. Kaya ito ay considered na bearish engulfing pattern. So nag-trade ako, nag-place ako ng trade sa close candle ng bearish candle ng engulfing. So nakikita ninyo na yung aking target, no, malapit na itong mapuntahan, no. So siguro mamaya ko ay hanggang bukas ay tatamaan na yung take profit ko, no, dito sa ating pagsiset up. Okay? Okay, so ito yon, mga traders, ano, yung dalawa na para sa akin ay pinaka-epektibo na reversal candlestick pattern, no. Una yung hammer, at yung ikalawa ay yung engulfing pattern, bearish at bullish engulfing pattern, no. So sana ay makatulong sa inyo itong video na ito, itong setup na ito, para maging profitable kayo. Profitable tayo lahat sa pag-trade, ano. I-backtest nyo, no, yung setup na ito. Pwede nyong isama sa inyong rules sa pag-trade, no.
At itong setup na ito, 70% na winning rate nito doon sa setup na ito. So, malaki-laki yung chance natin na magkaroon ng profit sa candlestick pattern na ito. Okay, so ito yung dalawa na ginagamit ko. Isa sa mga ginagamit ko bilang reversal candlestick pattern. Na kapag nakita ko itong dalawang ito, yung hammer at yung engulfing pattern, ito, doon sa support at resistance level, so nag-set up ako ng trade, no, doon sa candlestick na ito. At sana mga traders sa mga nakapanood nito ay makatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga baguhan, kung paano gamitin ang dalawang reversal candlestick pattern na ito. So para masubukan nyo, no, so magkaroon kayo ng demo account, i-backtest nyo yung natutunan ninyo sa araw na ito, sa video ito, kung gaano ka-epektibo itong reversal candlestick pattern nito na hammer at engulfing. No? So patuloy na inuulan tayo sa oras na ito at dapat sana ulanin din tayo ng profit dito sa forex trading. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating video. Kung nagustuhan ninyo itong video na ito, pakisuyo na pindutin ninyo yung subscribes button at i-like nyo na rin ito at i-share doon sa mga kakilala nyo na gustong mag-trade din sa forex market.